Ang Kahilingan ni Ruth kay Boaz. Ikatlong kabanata. Isang araw, sinabi ni Naomi kay Ruth, "Anak, gusto kong makapag-asawa ka na para sa ikabubuti mo. Natatandaan mo ba si Boaz na kamag-anak natin? Na ang kanyang mga utusang babae ay nakasama mo sa pagtatrabaho? Alam mo, magigiik siya ng sibada mamayang gabi. Kaya maligo ka, magpabango, at isuot ang pinakamaganda mong damit. Pumunta ka sa giikan, pero huwag kang magpakita sa kanya hanggang sa makakain at makainom siya. Kapag matutulog na siya, tingnan mo kung saan siya hihiga. At kapag tulog na siya, puntahan mo at iangat ang kumot sa paanan niya. At doon ka mahiga. At sasabihin niya sa iyo kung ano ang gagawin mo." Sumagot si Ruth, "Gagawin ko po ang lahat ng sinabi ninyo." Kaya pumunta siya sa giikan para gawin ang lahat ng sinabi sa kanya ng biyanan niya. Nang matapos kumain at uminom si Boaz, gumanda ang pakiramdam niya. Nahiga siya sa tabi ng bunton ng sibada para matulog. Dahan-dahang lumapit si Ruth at iniangat ang kumot sa paanan niya at nahiga roon. At nang maghahating gabi na ay nagising si Boaz. At nang nag-inat siya, nagulat siya na may babaeng nakahiga sa paanan niya. Nagtanong si Boaz, "Sino ka?" Sumagot siya, "Ako po si Ruth. Isa po ako sa malapit niyong kamag-anak na dapat niyong pangalagaan. Takpan niyo po ako ng damit ninyo para ipakita na pakakasalan at pangangalagaan niyo ako." Sinabi ni Boaz, "Anak, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Ang katapatan na ipinakita mo ngayon sa pamilya mo ay mas higit pa sa ipinakita mo noon, sapagkat hindi ka humabol sa mga binata, mayaman man o mahirap. Kaya huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ko ang lahat ng hinihiling mo, dahil alam ng lahat ng kababayan ko na mabuti kang babae. Totoong malapit mo akong kamag-anak, na may tungkuling pangalagaan ka. Pero mayroon ka pang mas malapit na kamag-anak kaysa sa aking. Manatili ka rito ng magdamag, at bukas ng umaga ay malalaman natin kung gagampanan niya ang tungkulin niya sa iyo. Kung papayag siya, mabuti. Pero kung hindi, isusumpa ko sa buhay na Panginoon na gagampanan ko ang tungkulin ko sa iyo. Sige, dito ka muna matulog hanggang umaga." Kaya natulog si Ruth sa paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga. Pero madilim-dilim pa ay bumangon na si Ruth para hindi siya makilala. Dahil ayaw ni Boaz na may makaalam na pumunta si Ruth doon sa giikan niya. Sinabi ni Boaz kay Ruth, "Dalhin mo rito sa akin ang balabal mo at ilatag mo." Inilatag ito ni Ruth at nilagyan ni Boaz ng mga 6 kilong sebada at ipinasan kay Ruth. At bumalik si Ruth sa bayan. Pagdating ni Ruth sa biyanan niya, tinanong siya, "Kumusta, anak?" Ikinuwento naman ni Ruth ang lahat ng ginawa ni Boaz. At sinabi pa ni Ruth, "Ayaw po ni Boaz na umuwi ako sa inyo ng walang dala. Kaya binigyan niya ako nitong 6 kilong sebada." Sinabi ni Naomi, "Maghintay ka lang, anak, hanggang malaman mo kung ano ang mangyayari, dahil hindi titigil si Boaz hanggang sa maisaayos niya sa araw na ito ang hinihiling mo sa kanya."